ating topic ngayon, napakaganda po. Bearer of God's image. Naku, ito po ay napaka-importante because ito po yung pundasyon kung ano ang purpose ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Sinasabi dito, si God the Father, alam na niya kung sino yung mga napili. Hindi lahat tayo ang napili. Kung tatandaan niyo po yung Matthew 22:14, sinasabi, many are called, but few are chosen. At si God the Father, pag napili niya tayo, napili in the sense na tayo ay naniwala sa ginawa ni Jesus Christ on the cross at tinanggap natin siya as our Lord and Savior. Ang sabi rito, we became His sons. So anak pala tayo ng Diyos. As in, anak ng Diyos. So may inheritance na bibigay ang Panginoon sa atin kapag tayo'y anak niya. So si Jesus ang kanyang firstborn at tayo yung mga susunod. Imagine nyo, itong Diyos na ito yung makapangyarihan sa lahat. Nag-create ng buong universe. Ito yung talagang nag-create ng 8 billion people. Pagkatapos gusto niya akong maging anak, gusto kayong maging anak? Naintindihan po ba natin yan? We would like to thank the friends and partners of Terry Chang Ministries. Kumusta po kayo lahat dyan? First of all, I would like to take this opportunity to thank our beloved pastor, si Pastor Torino, Paul and Torino, for having given me this great privilege to share God's Word with all of you today. At gusto ko po kayong i-greet ng happy, happy 4th anniversary dito sa church nyo na Masbate Lamb of God Incorporated. Amen! Congratulations po sa inyong lahat. Amen. So, ipapasalamat din po ako dun sa mga nagsuporta sa aking family members and relatives para maging matagumpay itong ating Zoom na message na ito. Kasi hindi po kami actually ready. Marami pong nag-i-invite sa akin na mag-Zoom. Kaya lang, ito pong studio namin ay ginagawa pa namin. Hindi kami ready. Ngunit, nung nagsabi po yung aking staff, pamangkin ko si Neil, na tungkol kay Pastor Paulin, at kami ay nag-pray sa aming intercessory team, ay bigla na naman po kami lahat, unanimously nagka-leading sa Panginoon na kailangan tanggapin daw ang invitation nitong Masbate Lamb of God Church. So nakakasigurado po akong merong malaking plano ang Panginoon. Hindi lamang po sa church, kundi sa bawat isa sa inyo ngayon. Amen. Amen po ba yun? Amen. Okay. So, bago po ako mag-umpisa, gusto ko pong magbigay ng mga testimonies tungkol sa goodness ng Panginoon. Kasi itong ating topic ngayon, napakaganda po. Bearer of God's image. Ito po ibinigay sa atin ng mahal nating pastor, si Pastor Paulin, at ang kanyang napaka mabait na may bahay. Si Pastora Vilma, bearer of God's image. Naku, ito po ay napaka-importante because this is really the foundation. Ito po yung pundasyon kung ano ang purpose ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Amen! Okay, so mag-umpisa po ako sa testimony tungkol sa isang church na napakalaki. This is a global church. At meron pong 450 pastors na nagkaroon ng, na nagtipon-tipon at nagkaroon kami ng conference. At ako po yung nagturo sa kanila for 5 days. So tayo ngayon ay mga more than 1 hour or whatever. Sila 5 days. Pero ito po yung makikita nyo nangyari sa kanila. Bago ako nag-preach sa kanila or nag-teach for 5 days, sila po ay baon-baon sa utang. As in talagang sobrang utang. Pagkatapos, malungkot na sila, parang wala ng faith, kumbaga, kasi masyado silang hirap na hirap sa buhay. Karamihan sa mga pastors ay kulang ang kanilang kinikita para masustentuhan ang kanilang pamilya. So, paano pong masusustentuhan yung church kung ganyang kahirap? So, nung naintindihan nila itong mga principles, biblical principles, on how to be a bearer of God's image through taking dominion of what already belongs to you, nung nakita nila itong mga principles at in-apply nila ito, within 1 year, itong church na ito na dating baon-baon ay nabayaran lahat ang kanilang mga utang at sila ay nagkaroon ng 5 million pesos na pondo doon sa taon na yun. First year pa lamang po. Sino po ang gustong makabayad sa mga utang nila? Amen. So meron bang mga may utang dyan? Maghanda-handa kayong makabayad dyan.
Okay, meron ko po akong isang testimony pa. Isang pastor ito, talagang supernatural to. Ngayon ko lang narinig itong testimony nitong pastor na to. Nanood po siya dito sa aking preaching message. And it's literally the same message, bearer of God's image through taking dominion. At in-apply po niya na naman itong biblical principles na ito. At araw-araw talagang ginagawa niya, ina-apply niya talaga. At naniniwala po siyang may mangyayari. Kasi yan ang sinasabi ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. In other words, nagka-faith siya, naniniwala siya. Ang kanya pong inihingi sa Panginoon ay magkaroon siya ng isang bahay at lupa. Dahil malaki ang kanyang ang kanyang church, kaya wala siyang bahay kung saan i-entertain yung kanyang youth or yung kanyang mga couples dyan or sa Bible study group nila. So yun hiningi dyan sa Panginoon, bigyan siya ng bahay. Pagkatapos, laking gulat na lamang po niya nung biglang may lumapit sa kanyang isang tao. At sinabi niya, dala-dala yung titulo ng lupa. Sabi niya, Pastor, binibigay ko itong lupa ko sa iyo. At ang nakakabigla ay itong nagbigay sa pastor ay hindi niya kaano-ano, hindi niya malang kilala si pastor. At hindi siya Christian. In fact, member siya ng NPA group. Ma-imagine niyo po yan. So ito naman si pastor, syempre blessing ni Lord. Yan dahil inaano niya yan, hinihingi niya sa Panginoon, tinanggap niya itong lupang ito. Ito po ngayon ang kahintik-hintik na testimony niya. After 1 week po, so dinalaw niya itong bahay na to. So after 1 week, dumalaw siya ulit. Nagulat siya dahil merong isang posting nakatayo doon. Parang posting ng bahay. So tataka siya, sino ang gumalaw doon sa kanyang property? Nagtanong siya sa mga kapitbahay. Sabi ng mga kapitbahay ay, wala silang nakita kahit isang taong pumasok doon sa kanyang bakuran. The following week, bumalik po itong si pastor. Nakita, meron na naman isang poste. Pagka sa third week, fourth week, may poste. In other words, apat na poste ang binil. So this time, na-realize itong pastor na to na supernatural kasi wala ni isang mga kapitbahay na ka-witness na may pumasok sa bakuran at may gumawa. Imposible magtayo ka ng konkreto dyan na hindi makikita ng kapitbahay. Anyway, after a few months po, natapos ang bahay. Sino ang palagay yung gumawa niyan? Mga anghel. Di po ba? Sino naman ang gusto sa inyo na magkaroon ng ganyan? Alam niyo po, nasa paniniwala ng tao yan. Marami pa po akong testimonies para kayo ay maniwala. For example, dito sa church ni Bishop John Over, kilala niyo po si Bishop John of Arc, siya ay napaka-sikat na pastor kasi siya ay singer at composer. Tapos anyway, ito po si Bishop ay may cancer of the pancreas, third stage. And he was in so much pain. Grabe daw po ang pain. So nagtatanong siya sa Panginoon, bakit siya ay nagsisilbing mabuti internationally at ang dami-dami niyang churches, may mga 40 churches siya, bakit daw siya magkakaroon ng pancreatic cancer tapos kailangan maoperahan para daw siya ay hindi mamatay. Pero alam po natin ang cancer, bumabalik-balik yan, di ba? Kahit maoperahan. So, siya po ay naimbitahan ako maging speaker dito sa Oriental Mindoro ng isang sikat na nanalo ito sa na Entrepreneur of the Year. Ako po ang naging speaker nila doon. Merong mga 4,000 people na nag-attend. At isa po si Bishop John Over po ay siya ang nag-render ng mga song numbers doon at very, very anointed po yung mga kanta niya. Tapos nung nagdasal ako, talagang tinanggap niya yung dasal na yan. Siyempre, nag-preach ako. Tinanggap niya yung word na yon. Alam niyo po, on that particular, at that particular time na siya ay tinanggap niya yung healing na yon, siya po ay gumaling completely. In fact, nung bumalik siya sa Manila, dinala siya kaagad ng kanyang asawa, doktora po yung asawa niya. At itong testimony niyang ito, nandito po yan sa TCM. Kung gusto niyo pakinggan, marami pong testimonies ang mga tao rito. So siya ay bumalik dito sa hospital at ginawan siya ng MRI test para i-check kung natanggal ba talaga yung tumor. Kasi sabi niya, nawala daw yung pain. Nawala na daw yung cancer niya, sabi ni Bishop. Pagkatapos nung pinasok po siya dun sa malaking machine, MRI, wala silang nakitang bukol. Kaya lang hindi maniwala ang mga doctors. So sabi, ipasok natin ulit. Ibahin natin yung pwesto. Pinasok ulit. Wala na naman yung bukol. Pangatlo, pinasok ulit. Wala yung bukol. Supernatural po. Parang ako, nahila ko ng cancer. Di po ba?
nung bago ako ma-born again, I was literally dying. Grabe ang sakit ng cancer, pinakamahirap na sakit. Tapos ako baon sa utang, as in talagang million-million ang utang namin. At hiwalay po kami ng asawa ko, dami po namin problema. Pero within three months lang, hindi ko po sinasabing mangyayari sa lahat ito, pero ang sinasabi ko, dahil nakuha ko yung revelation nung bearer of being a bearer of God's image through taking dominion. Napaka-importante po kasi ito, because foundation talaga ito ng Biblia, kumbaga. Bakit dumating si Jesus? Bakit tayo ginawang anak ng Diyos? Yan po, ito ang foundation niya. Kaya kailangan maintindihan nyo ito. So within 3 months, after naintindihan ko itong taking dominion, ako ay gumaling sa aking karamdaman. Katulad ni Bishop Jonavar, walang surgery, walang chemotherapy, walang radiation. At nakabayad po kami sa mga milyong-milyong utang namin at nag-reconcile po kami mag-asawa. And ang asawa ko has been the best husband in the world for me, the best father in the world for my children for the last 24 years. Kung hindi ako na-born again, matagal na po akong namatay. Amen. Sa church ni Bishop Jonavar, marami po may mga tumors doon. In fact, maraming talagang malala yung mga sakit nila. Nung napunta ako doon, nag-preach ako, talagang in pain pa nga yung isang nagpa-pray, yung isang hindi makalakad. So maraming mga may bukol. Alam niyo po, lahat sila ay gumaling. Sila lahat ay nagpunta sa kanilang doctors. Laking gulat na rin ang mga doctors. Bakit daw nawala sa katirbang test na ginawa sa kanila pero hindi sila makakita ng sign? Literally po, lahat ng mga may sakit ay gumaling. In fact, sabi po ni Bishop Jonavar, gusto niya pumunta ako doon once a month, every end of each month, every last Sunday of each month, para daw po mag-minister ako ng healing. Kasi yung misis niya nasa hospital po nag-work. Lahat daw po ng mga may sakit sa hospital, dadali nila doon sa healing session namin. Eh, hindi ko naman po mandate yan. And besides, nandito po ako sa Hong Kong, hindi ako pwedeng magpunta basta-basta sa Philippines. Pero ganyan po ang anointing ng Panginoon. Once naniwala kayo sa pangako niya sa kanyang salita. Amen. Meron po akong isang testimony pa sa isang prisoner. Ito, prisoner, wala nang pag-asa. Prisoner, nakakulong siya. Kaya nabalitaan niya na ako mag-speak sa Pampanga. Pagkatapos po ng conference nito, biglang may inabot po siya na sobre dun sa isang pastora. At kinasabi niya na yung sobre ito ay ibigay sa akin. Tapos sabi ko ayaw kong tanggapin kasi baka po love offering. Kasi sinabi nila nga ay mahirap pa sa daga yung tao na yun. Sabi ko, bakit magbibigay na love offering sa akin? Kasi hindi ko po matanggap na magbibigay sa akin ng isang mahirap kasi nakakaawa. Although gusto ng Panginoon, ginagawa natin yan dahil yan ang sikreto sa financial prosperity. Hindi ko po talaga matanggap. So anyway, sabi ng pastora, hindi ako sigurado pastora ang pera ito, baka naman sulat, baka gusto mang utang or whatever. So kinuha ko po yung sobre, pag uwi ko sa bahay, nakita ko, may 1,000 pesos. So dahil na-touch ako na super, nalaman ko nga ang prisoner. So na-touch ako, wala namang pera, baon na baon sa utang daw itong tao ito. Nilay hands ko yung araw-araw. Hindi ko kinakalimutan. Hindi ko ginagamit yung pera niya. Nilay hands ko po araw-araw. Pagkatapos, after 2 years, magko-conference ako ngayon sa Manila at yung mga pastors dun sa Pampanga ay nagpunta dun sa Manila para mag-attend. At sabi po nila sa akin, ano, pastora, yung prisoner na pinag-pray mo, multi-millionaire na siya ngayon. Ang dami niyang franchises ng manok sa buong Pampanga. Ma-imagine niyo po yan, supernatural. Kasi naniwala siya. Yung po yung talagang matinding kakulangan natin kapag hindi tayo naniniwala. And another example, si Brother Ayin. Siya po ay tricycle driver. Tapos, sino nagsabing pag-tricycle driver, kaya wala ka ng pag-asa? No. Hindi tayo maniniwala sa kasinungalingan sa Satanas. At ito si Brother Ayin po ay siya ang nag-drive. Pumunta ako sa Palawan at dadalawin ko lamang po yung aking lupa doon na may beachfront. Pagkatapos, ito po ang nag-drive sa akin, si Brother Ayin. At siyempre, nung pagkatapos niya mag-serve sa akin, eh, binibigyan ko po siya ng pera. Siyempre, nag-drive siya. Ayaw niyang tanggapin. Ang sabi niya, siya pa daw ang magbibigay sa akin ng love offering. Sabi ko, lalo ko namang hindi tatanggapin. Eh, galing sa tricycle driver, maawang-awa naman po ako sa bata. Pagka 20-something years old na, mga 23 lang po yan. Pagkatapos, ang ginawa niya pala, ibinigay niya itong love offering nito sa kapatid kong si Chris. At nandito po yung brother ko ngayon, na pastor din. Pastor yung aking kapatid na yan, pwede pong imbitahin mag-Zoom dahil pastor din. So anyway,
ito pong brother ko ay inabot sa akin itong pera. Sabi niya, ate, tanggapin mo dahil tinuturo mo yan. Yan ang isa sa mga principles ng financial prosperity sa kingdom. So in other words, tinanggap ko po at pinag-pray ko si brother ahead. Alam niyo po ang nangyari sa kanya. Pagbalik namin, pagbalik ko sa Palawan after 1 year, dahil ina-invite po ako mag-speak doon. May conference doon. Lahat ng mga pastors at saka buong lugar nila. Nagulat po ako na si brother ahead ay ibang klase na. Siya ay businessman na. 1 year na. Businessman na. Siya po ay meron ng sasakyan at siya nagdi-distribute ng mga meat products all over El Nido sa Palawan. Can you imagine? Tricycle drivers, kung yung mga ordinaryong tricycle drivers, isipin nila wala silang pag-asa. Not brother Ayin. Kasi natanggap niya yung revelation at naniwala siya sa Panginoon. Kung anong sinabi ng Panginoon, yan ang tutuparin ng Panginoon sa kanya kapag siya ay naniwala. Amen. Meron po pong isang testimony gusto kong i-share dito. For example, ito isang doktora sa Amerika. Supernatural din po ito. Siya ay nasabihan ng doctor, na warningan ng doctor na she couldn't get pregnant kasi may depression yung kanyang cervix. In other words, short cervix. Hindi mag-sustain yung fetus sa loob ng womb niya kasi masyadong maliit yung kanyang. Walang pwesto ang fetus, ang little baby. So ngayon, 2 months pa lang gusto nang lumabas ng yung dugo, ganyan. Kaya lang pinagpe-pray nila. Pagkatapos ng 4 months, ay bigla na lang nagsabing nagbukas na daw yung ganyan na kalaki, yung butas, mga 10 centimeters na daw nagbukas yung cervix. So lalabas yung bata na pag-alaman nila na hindi lang isang baby, kundi 2 babies, kundi twins sila. Ayaw nilang mag-baby, kaya lang hindi nila naintindihan paano siyang nabuntis. So anyway, tinawag po ako madaling araw at pinag-pray ko. At itong mga kasamahan pa niya, mga Katoliko, nagulat sila. Kasi I took dominion, at binigyan nila ako ng authority. I took dominion of what belongs to her. And healing belonged to her. So ang ginawa ko, kinuman ko yung kanyang cervix na magsarado para hindi lumabas ang mga bata. So nung dinala siya sa operating room, after a few minutes, nagulat ang mga doktor, sarado na ang cervix, hindi na kailangan operahin. So yun po yung mga supernatural na mga bagay-bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi mahal na mahal niya tayo. Gusto niya, mahalin din natin siya. Gusto niya, mag-glorify siya sa lahat ng ginagawa niyang miracles and supernatural signs and wonders sa ating buhay. Amen. Ano lang po yun? Introduction pa lang yun. Pwede po ba tayong tumayo? Pwede tumayo po sila, Pastor John. At tayo po ay babasahin natin ang God's Word for today. Genesis 1:26. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Amen. Let us pray. Mag-pray po tayo. Heavenly Father, we praise you, we magnify you, we glorify you. We thank you, Father, for having given us the opportunity to fellowship with one another. Thank you for the opportunity you've given me to share your word today to this church. I believe you have a big purpose for this church. In the name of Jesus, I thank you, Father, for the anointing that is upon your servant and everyone who is gathered together. Nanandun po sila sa prayer mountain right now, mountain Mount Moriah. In the name of Jesus, nabubuksan niyo po ang puso, ang mata, ang tinga ng bawat isang taong nandito na makikinig sa salita niyo. And as the word is spoken, then Jesus will confirm the word with accompanying signs and wonders and miracles and blessings in Jesus' name. So Holy Spirit, I declare that the word that's spoken is alive. It is full of power. It is sharper than any two-edged sword, piercing to the dividing line between the spirit and the soul. So stretch forth your hand and perform mighty works in this church and every member, including the pastor and his wife, all the spiritual leaders. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So mag-umpisa na po tayo sa ating message. Nakahanda po kayong makinig? Ready pa kayong makinig ngayon? Amen. Okay. So,
kanina po yung part 1 ko, yung testimony, ngayon yung part 2 natin is image and likeness. Papaniwanag ko po ano pong ibig sabihin ng bearer of God's image. Ano po yung ibig sabihin ng bearer? The word bearer means tagadala o yung taong nagdadala. Ano ang dinadala ng taong ito? Ang dinadala ng taong ito ay ang image ng Panginoon. Di po ba? Bearer of God's image. So, image ng Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng image? Ay, para po madali nating maintindihan, ay magbibigay ako ng illustration. For example, ako ay gusto kong tingnan ang sarili ko sa isang salamin. Di ba? So, titingin ako sa salamin. Ang nakikita ko ba kapag tumingin ako sa salamin ay ako mismo yun? Hindi ako mismo yun. Yun ay aking image. Yun ay reflection ko. In this passage of scripture, gusto ng Panginoon na kapag tinignan tayo ng mga tao, o tinignan ako ng tao, gusto niya, ang nakikita nila sa akin ay ang Panginoon. Amen? Okay. Now, pumunta po tayo doon sa ito yung nahamuyan sa let us make man in our image. Ayan. Doon naman po sa susunod, according to our likeness. Ano po bang ibig sabihin ng likeness? Likeness means the fact or quality of being alike or resemblance. Now, papaliwanag ko po ito sa Romans 8:29. Ang sabi dito, and He, talking of God the Father, has always known who His chosen ones would be. So in other words, sinasabi dito, si God the Father, alam na niya kung sino yung mga napili. So may mga napili, hindi lahat tayo ang napili. May mga napili, kung tatandaan niyo po yung Matthew 22:14, sinasabi, many are called, but few are chosen. Kunti lang, hindi ko po alam gano'ng karami yung numero niyan. But hindi ganyan, hindi 8 billion people, na, which is our today's population. So sabi niya ganun, nag-decide ang Panginoon, He had decided to let them become like His own Son. Si God the Father, pag napili niya tayo, napili in the sense na tayo ay naniwala sa ginawa ni Jesus Christ on the cross at tinanggap natin siya as our Lord and Savior, naniwala tayo. Ang sabi rito, we became His sons. So, anak pala tayo ng Diyos. As in, anak ng Diyos. Kapag sinabi kong si Ivan ay anak ko, siya ang tigapagmana ng lahat ng napundan naming mag-asawa dahil siya yung heir to the inheritance. At may pinapangako si God dito na inheritance, yung sinasabi, the riches of the glory of God's inheritance in Ephesians 1, verse 18. So may inheritance na bibigay ang Panginoon sa atin kapag tayo anak niya. Tapos sabi niya dito, last part of the verse, so that His Son would be the first of many children. So si Jesus ang kanyang firstborn at tayo yung mga susunod. Imagine nyo, itong Diyos na ito yung makapangyarihan sa lahat. Nag-create ang buong universe. Ito yung talagang nag-create ng 8 billion people. Pagkatapos gusto niya akong maging anak, gusto kayong maging anak? Naintindihan po ba natin yan? Now, ito yung sinabi ko dito sa church ni Bishop Jonifer. At nung naintindihan nila na sila'y anak ng Diyos at may planong malaki ang Panginoon sa kanila, doon po gumaling ang lahat ng kanilang mga karamdaman doon. At nagkaroon ng financial breakthrough din. Yung, for example, yung isang lalaki doon ay matagal na nag-a-apply sa abroad. For many years, hindi siya nagkaroon ng opportunity. After ng preaching ko, nag-apply ulit, nakapunta na sa ibang lugar ngayon. Amen. So what does it mean to be transformed into the likeness of Jesus? O ito po, for example, si Jesus ba'y nagpapatawad? So sabi dito, kung si Jesus nagpapatawad, because we are the likeness of Jesus, dapat magpatawad tayo. And I would say, nagpatawad si Jesus kasi sabi niya, yung mga pumatay sa kanya, pinatawad niya. Yung mga nagduras sa kanya, nagkupad sa kanya, nagtusok sa kanya, nanakit sa kanya, nanira sa kanya. Pinatawad niya lahat ito. In fact, sinabi niya, forgive them, Father, for they know not what they do. So, tayo ba ay handang magpatawarin yung mga lahat ng nagkamali sa atin? Yung mga nagchismis sa atin? O nanghiram ng pera at hindi nila nabayaran? O na talagang ang daming puot, ang daming hatred, ang daming bitterness sa puso mo dahil hindi mo kayang patawarin? Ang sabi ni Father dito, kung hindi mo kayang patawarin ang mga taong nagkasala sa iyo, hindi kita maaaring patawarin. So, dito sa kingdom, kaharian ng Diyos, ang pagpapatawad ay isa sa mga batas ng Panginoon. Kung hindi mo kayang magpatawad, sorry na lang because you will never receive the blessings that God had already prepared for you. Nanakawin lamang yan ni Satanas. Okay, now second, si Jesus ba'y nagsisinungaling?
No, hindi lang sinungaling ni minsan si Jesus. Lahat ng pinramis niya sa Bible, inagkatotoo. Lahat ng mga tao, for example, may sakit. At lumapit kay Jesus, pinagaling niya lahat yan, di ba? Walang pa sinungalingan, lumapas sa bibig ni Jesus. He was sinless. Si Jesus ba ay nananakaw? Hindi nananakaw. In fact, nagbibless pa siya, di ba? For example, ng malaking blessing niya, for example, like financial blessing. Si Peter, malungkot na malungkot dahil nasa laot siya. Alam niyo na po itong story nito, pero ulitin ko. Nasa laot siya all night, nakalagay sa Bible. Pero ni isang isda, wala siyang nahuli. And then, come morning, sinabi ni Jesus, Peter, siyempre alam niya, may Holy Spirit na nagsasabi kay Jesus kung ano ang history ni Peter. Alam na lahat ni Jesus yan. Parang tayo binibigyan ng supernatural gifts ni God, yung mga spiritual gifts, para nalalaman natin ang mga tao ito, anong kailangan nila, o anong nakaraan nila, yung mga word of knowledge, word of wisdom, mga ganyan. So si Jesus, meron din mga ganyan. So sabi ni Jesus sa kanya, malungkot ka, Peter, okay, sige, pumunta ka sa, dun sa medyo malalim na tubig, ilalaga mo, i-cast mo yung net mo on the right-hand side. Tapos sabi ni Peter, naku, nasa labas kami all night, pero wala kaming nahuli. But, eto na, dito tinitingnan ni God ang ating puso kasi maturity sa atin, even ako, minsan tamad akong sumunod sa utos ni God. But, at your word, sabi niya, I will cast down my net. Ibig sabihin, hindi niya pinakinggan yung sarili niya na sasabing, hopeless ito, walang mangyayari dito. Ang pinaniwalaan na lang niya, yung sinabi ni Jesus sa kanya. Pagkatapos, nung kinast niya ngayon yung net, anong nangyari? Nagunahan ang mga isda dito sa net para mauubusan. Dahil gusto ng mga isda umakyat dun sa net niya, di ba? In fact, sobrang yung net at magsisink na. Lulubog na yung kanilang boat. Humingi sila ng tulong dun sa kabilang boat. Pagkatapos tumulong itong kabilang boat at kamuntik din itong mag-sink. Yan ang prosperity. Di ba? Yan ang tinatawag na hindi tayo itong curse na talagang magtutulog tayo na lalabas ang blood, sweat, and tears sa atin para tayo ay kumain ng tatlong beses ang araw. Hindi ganyan ang buhay ng Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano is prosperity. Financial prosperity. Yan ang buhay ng Kristiyano. Lahat, sabi nga ni God shall supply all your needs according to His glory. Hindi ka isusupply ng needs na according to your need. For example, kailangan mong pabayad ng matrikula. Hindi lang yun ang gusto niya ibigay sa'yo. Lahat, because we are talking of His vast riches. Gusto niya according to His riches, hindi according to your need. Amen. So, balik po tayo dito. Si Jesus ba, for example, dito maawain. Si Jesus, yes, maawain siya, di ba? So, gusto ni God maging maawain tayo. Example ng naging maawain siya o nagka-compassion siya sa kanyang puso was pumasok siya sa city kasama ng kanyang mga disciples, and all of a sudden, narinig niya nagkakaroon ng uproar dito sa isang area. Tinignan niya na ang umiiyak pala itong mother kasi namatay yung kanyang kaisa-isang anak, itong bata. Ano ginawa ni Jesus? Kasi ang laki ng compassion niya. So, nilapitan niya itong bata at niresurrect niya, renaise up niya from the dead. Umupo yung bata at nagsalita bigla. Siyempre, nahintataputan lahat ng mga tao dahil ilang araw na siyang patay. Tapos bigla siyang nabuhay. Pero ang mga tao nag-glorify kay God. So, tanong ko sa inyo, ang daming namamatay ng mga kapitbahay niyo. Hindi niyo ba ginagawang i-resurrect sila? Ha? Kahit ilang araw na silang patay, hindi pa pwede niyong i-lay hands yan o nahihiya kayo. Paano niyong makikita na, for example, yung kapangyarihan ng Panginoon ay nasa inyo kung hindi niyo itatry? Ako nagtry ako. Like tatlong beses ako nagtry mag-resurrect ng patay kasi nabigyan ako ng tatlong opportunities ng Panginoon. Yung dalawa nagtagumpay ako. Nabuhay yung dalawa. Patay na yan. As in matagal ng patay. Pero yung pangatlo, mamatay lang. Siguro namatay yan mga 10 minutes, 20 minutes, hindi nag-resurrect. Pero at least dun sa dalawa nag-resurrect. Kaya nakita ko, totoo pala. Talaga palang binibigyan tayo ng power ng Panginoon para gawin ang mga bagay na to. Amen. So, yung susunod po, nagla-last ba si Jesus? Ibig sabihin siya ba ay gustong magkaroon ng attraction, sexual attraction sa ibang tao? Hindi. Sabi po ni Pastor Paulin, ang ating mahal na pastor, na 70% ng itong church natin are youth. So, ginagawa ba natin itong utos ni Jesus na ito in 2 Timothy 2:22? Flee from youthful lusts?
Ginagawa ba natin? O dahil bata tayo, syempre yung mga hormones natin nagsisigaw. At nakakita tayo ng babaeng sexy ng mga ganyan at nagnanasa tayo sa kanya? Well, hindi po tayo mabibless kapag ginawa natin yan. Yung sexual relationship, nangyayari yan doon sa mapapangasawa mo. So hindi mo yan sinasampulan. Walang premarital sex na nagaganap sa mga anak ng Diyos. Hindi maari yan. O yung mga taong nagko-commit ng adultery, mga lalaki o babae, ngayon usap-usap po yan. All over the internet makikita mo yung mga chismis nila na ng babae. Marami po ako, nabibrish ako dito sa mga churches dito sa Hong Kong. Ang dami pong mga adulterous relationships ng mga asawa ng mga domestic helpers dito sa Hong Kong. At sila ang mga domestic helpers at bibigay ng mga pera sa mga asawa nila. Tapos ito naman ay linulustay nila sa kanilang mga babae. So, anong gagawin nito? Sinabi nito, hindi ka pwedeng mag-commit ng sexual relationship outside the marriage bed. Ibig sabihin, asawa mo lang ang pwede mong gawin niya ng ganyan. So, ngunit ang turo ni Jesus ay kakaiba pa. Ang sabi niya, if you look at a woman with lust in your heart, you're said to be committing adultery. So, in other words, kanina, makita mo lang. So, yung mga lalaki natin dito, titingnan natin yung mga babae dito sa Hong Kong, halos nakabra na lang po yung mga babae dito. Nakikita yung puso, nakikita yung cleavage, nakikita yung shorts, yung ano nila, yung likod nila, nakitang-kita mo na. Tapos yung mga lalaki, syempre nagkakagulo-gulo. Mahirap maging Christian, pero alam niyo po, itong technique ng aking anak na si Ivan. Si Ivan, ano talaga, super, super blessed po itong anak kong ito dahil talaga kinomit niya yung virginity niya dito sa Panginoon. Kasi sabi niya nga, ito yung technique, mommy. Sabi niya, pag nakakita ka ng magandang babae, sabi niya, 1, 2, 3, ganyan na. Hindi mo na siya titingnan, pagkatapos tatawagin mo na si Jesus para tulungan kang hindi mo na maisip yan. Kaya yung anak ko, napaka-successful. Top natcher. Kasi lahat, nag-aral po yan sa University of Toronto. Mayroon siyang mga courses sa Harvard University, sa MIT. Ngayon nagma-master's sa University of Sydney. At top natcher, talaga napakagaling po kasi binless ng Panginoon ng sobra-sobrang katalinuhan at siya po ay nag-asawa na, in fact. At ganyan din po ka-blessed yung kanyang asawa. Amen. So, si Jesus nag-minister to countless of people in need. Di po ba? Nag-heal siya ng mga may sakit, he cast out demons, he raised the dead, he prospered people, he prayed. So, gusto ko malang pong pakita yung mga pictures ni Jesus para talagang manood sa atin na kung ano yung ginawa ni Jesus kasi sinabi niya, we're created in His likeness. So, dapat ito ginagawa natin. Yung ginagawa ni Jesus, magpagaling, dapat ginagawa natin. Dito, si Jesus nag-heal ng leper. Ayan. So, leprosy, yan, unclean yan nung panahon nila. Walang gumagaling yan kasi ano yan, chronic disease. Pero napagaling ni Jesus. Lahat ng lepers na lumapit, pinagaling niya. Ito'y bulag. Maglagay ng clay. Naglagay si Lord dito ng putik sa mata at gumaling itong bulag na ito. So tayo, nagpapagaling ba tayo? Pag may nakita tayong bulag dyan, tayo ba ay lumalapit? Pwede kong, ano ngayon kung hindi gumaling? At least nag-try ka, ikaw gumaling. Kung gumaling, sino mag-glorify? Ikaw, hindi ang mag-glorify si God, pero ang mangyayari sa'yo, mag-build ng todo yung faith mo, na totoo pa lang salita ng Diyos. Magiging very, very powerful ka in the kingdom. Marami po ako nakikita ang ganyang walang tigil ang mga testimony, even sa aming ministries at TCM. Walang tigil araw-araw. Katulad po, the other day, may nagpadala ng message sa akin. Ang sabi niya, yung kaibigan namin ito, Pastora, pwede niyo po bang pag-pray? Ito secretary ng, I don't know, secretary ng isang department sa Philippines. Tapos yung asawa daw niya, kamamatay lang ng COVID. At itong babae ito ay critical condition. Mamamatay na, nasa deathbed, nasa ano, yung kumbaga naka-ventilator na. Parang wala nang pag-asa, really critical condition. Tapos nag-pray po ako. Tinik kong dominion kasi binigyan ako ng authority. Anong nangyari? The following day, napapasalamat. At out of danger na. Paggaling na, in other words, wala nang kakatakutan sila. Amen. Tingnan niyo po, ano ba yun? Ako ba nag-glorify doon? Hindi ang nag-glorify yung Panginoon. Dahil siya ang nagpagaling sa tao. Hindi ako. Ginamit lang yung aking bibig para mag-pray ako para sa taong ito. Amen. Katulad dyan po, yung paralitiko, inano niya, pinagaling niya, nakalakad itong paralitiko. Sabi niya, many, many years, hindi nakakalakad po ito. Kinast out niya yung mga demons itong taong ito. O itong sa gathering, itong taong ito na meron daw legion of evil spirits ito sa lugar na yun, gathering. Walang may evil spirit, walang na-possess kahit isang tao dyan kung hindi itong taong ito. Bakit?
Kasi lahat daw ng gusto na purposes, pinapasa nila, I don't know how they did it, pero pinapasa nila dito sa lalaki, ito lahat yung mga evil spirits na yun, kaya naipon-ipon sa kanyang katawan. Pero ano, isang salita lang ni Jesus, na wala yung mga evil spirits, gumaling siya, di po ba? So ginagawa ba natin yan? Kung talagang kamukha natin si Jesus, sinasabi ni God, kailangan, we were created in the likeness of Jesus, dapat ay gagawin natin yan. Magpaga ito, katulad si Lazarus, si Jesus resurrected him. Ilang araw na siya, may stench na, may amoy na, at nabuhay muli. O ito nga yung batang sinasabi kong kanina na yung nanay niya ay iyak ng iyak. O itong anak ni Jairus na namatay na. Sabi ng mga tao, the Lord Jesus, wala ka nang mission dito kasi namatay na yung bata. Ano sabi ni Jesus? Natutulog lang siya tapos pinaalis niya yung mga tao. Bakit? Kasi mga tao yan, may spirits of doubt. Kapag may spirits of doubt, naku, wag na tayo mag-minister. Kasi hindi, mahirap matanggap yung blessing ng Panginoon kung nagda-doubt. In fact, sabi niya, anything that is not of faith is sin. So kung nagda-doubt ka, nagkakasala ka na, hindi mo makukuha yung blessing ng Panginoon kung ikaw ay nagda-doubt. Amen. So ito, for example, prosperity ito. May 5,000 people dito sa feeding the 5,000. And I'm sure there were more people kasi yung 5,000 men lang sinabi dito sa Bible. Pero they were traveling with their children and with their wives. So there could be as many as 20,000 people daw, sabi ng mga Bible experts. So itong ginawa ni Jesus, pinag-pray niya yung 5 loaves and 2 fish. Di ba? Pinag-pray niya, binless niya ngayon. Siyempre, bibless natin ang pagkain natin bago tayo kakain. Binibless natin yan para tayo ay hindi nakakasakit. Mawawala yung, kung naniniwala ka talaga masanctify yung pagkain, naniniwala, masasanctify yan kasi hindi sinuwala yung Panginoon. Amen. Pagkatapos anong ginawa niya, dinistribute niya sa kanyang mga disciples. Pero dito, hindi pa nagmamultiply. Nagmultiply lang yan nung pumasok na yan sa mga kamay ng mga disciples at sila ay nagdistribute na. So, hindi magmamultiply hanggat hindi ka sumusunod because the anointing comes when you obey. Kung ikaw dasal lang ng dasal, dasal lang ng dasal, wala kang action, it will never come. Blessing will never come. Amen. Ayan. O yung mga isda na yan, ayan, ang kamuntik ng marunod. So, tanong ko sa inyo, sino, who would like to be as powerful as Jesus? Pwede bang magtaas ng kamay? Pastor, nagtaas po ba sila ng mga kamay o dalawa lang dyan ang nagtataas? Nagtaas ba lahat? Amen. Kasi po kailangan, ang church natin ay magkaisa. Napaka-importante na solid yan. Kasi pag solid ako, Diyos, hindi nyo maintindihan kung anong gagawin ni Lord dyan. Kasi walang doubt eh, walang spirito manggugulo sa inyo dyan. Amen. Amen. John 14:12, sabi niya ganun. Kung gusto niyo maging powerful, ha? As powerful as Jesus, naniniwala ba kayo? Ito yung pangako niya, John 14:12. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. Ano sabi niya? He who believes. Ito na naman yung faith. Kailangan naniniwala tayo. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba kay Jesus? Naniniwala ka ba na ipinigay na sa iyo ni Jesus yan through his death and resurrection? Kung may slight as doubt ka, siyempre, marami kong tao rin. May sakit, may pain, may puko, lumalaki, etc., etc. Siyempre, tapos ang tagal-tagal na may sakit, hindi kumagaling. Medyo nagda-doubt-doubt na yan. Yun ang iiwasan natin. Eh, alam naman po natin kung ano yung antidote dyan. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So sabi pa niya dito, last part of the verse, sabi niya, and greater works than this he will do. So hindi lamang pang yung ginawa ni Jesus, magpagaling, whatever. Ang gagawin natin, greater works. Bakit possible na? Dito lang po sa amin, I don't have to be all over the world. Magta-travel ako from one place to another para makapag-preach ako sa mga churches. Now, I can do yung social media, papakita lang ni Neil yung aking messages sa ano sa TVN or sa Hillsong or kung saan. At libo-libo na yung mga nanonood. So, yun ang sinasabi ni Jesus dito na greater works. Possible na ngayon because of high technology. Amen. John 14:13, and whatever you ask in my name, that I will do. Sabi niya, whatever. Pero ito, whatever na to, ay kailangan intindihin natin. For example, ikaw ay hindi masaya sa asawa mo at gusto mo siyang iwanan dahil may nakita kang magandang, mas magandang babae, mas sexy sa kanya. Palagay mo ba, sasagutin ni Lord ang iyong dasal? Hindi. Because that is not according to His will. Ang will niya is, ang asawa ay, ang marriage ay ma-restore. Gusto niya, yung lalaki, ang kanyang mahalin, yung wife of his youth. Amen. Huwag nang titingin-tingin kung kani-kanino. Amen. Yan po ang purpose. Kaya, mag
mag-iingat tayo sa hinihingi natin sa Panginoon dahil hindi magsasayang lang tayo ng Diyos kung hindi niya will. For example, yung magpagaling, will niya yan. O yung umaman, will niya yan. O yung ma-restore yung mga broken relationship, will niya yan. Magka-peace, magka-joy, will niya lahat yan. Pero yung mga iba, huwag na po natin pagdasal yan kasi hindi niya bibigay. Mag-a-accept tayo ng panahon. Anyway, sabi po rito, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Yan ang gusto ng Panginoon. Gusto pa niyang tulungan kasi mahal na mahal ka niya. In essence, kaya ka tinutulungan para mahalin mo siya at siya ay mag-glorify. Siya ay mag-aangat sa buong mundo. Tapos yung mga ibang tao ngayon na unbelievers, pupunta ngayon, gusto nila, uy, gusto ko itong ano ni Pastora Terry, ang dami niyang bahay, ang dami, gusto nila yan. Kaya sila ay lumalapit kay Jesus kasi gusto nilang makuha yung mga pangako ni Jesus sa kanila. Amen. So if Jesus said, if you ask anything in my name, I will do it, why are there many Christians not experiencing what they are asking God for? At yung sinasabi ko rito ay yung may sakit, tapos hindi kagaling, tapos mamamatay. O yung mga talagang hirap na hirap sa pera, baon sa utang, ang tagal-tagal mo na nagpipray at hindi dumarating yung financial breakthrough. Bakit? Yan po yung aaralin natin ngayon. Amen. Because, ang sagot natin dito, you are not taking dominion of what God had already given to you. Amen. Genesis 1:26, balik tayo dito sa ating passage of scripture. Then God said, let us make man our image according to our likeness. Sabi niya dito, let them have dominion. Let them have dominion over what? Over the fish of the sea, over the birds, over all the cattle, over all the earth, over every creeping thing that creeps upon the earth. Ang ibig sabihin, ano pang, here God gives man dominion. Ano pang ibig sabihin ng dominion? Dominion means to take control. It means to take authority. It means to take ownership. It means to take rulership. It means to subdue. It means to conquer. Naku! Ibig sabihin, si God, binigay niya sa atin itong earth na to. To conquer, to subdue, to own, to possess. Binigay niya itong earth natin. Yung mga ginto dyan, mga pilak, mga alas, kung ano-ano, ibinigay sa atin ng Panginoon. You have to take dominion, but you have to know how. Amen. So God's original purpose for man was to have dominion over the earth. Yan ang original purpose. Tapos yan ang original. Yan ang una na sa first page ng book of Genesis, first page of the Bible. Yan, go and have dominion. Diba? In other words, God created man to rule over the resources of the earth. Yan ang purpose ni God sa tao. So, andito na tayo sa part 3 ng aking message. Ang question dyan, did man take dominion of what God had already given him? Si ano ba? Nag-take bang dominion? Kasi pinag-uusapan natin, nabigyan ng dominion ay si Adam, di ba? Yan ang tatay natin. Siya ba ay naging successful? Siya ba ay nag-take dominion of what God had given him? Alam po natin ang sagot yan. But for you to be able to answer this question, I have to bring you back to the beginning of creation. Kailangan maintindihan natin ito. Kasi foundation ito, napaka-importante po. Kaya kayo maging very patient. Kailangan nagsusulat kayo dyan. Very, very important po. Psalms 33:6, by the word of the Lord, the heavens were made and all the hosts of them by the breath of His mouth. No, sabi rito, nag-create si God, creating heavens, di ba? Napakalang vast expanse ng universe na yan, yung heavens na yan. At kinreate niya ito yung mga anghel. Ilan ang mga anghel? Trillions, hindi natin alam gano'ng marami. But I'm sure maraming yung mga anghel na yan. Amen. And sabi niya, kinreate niya ito by the breath of His mouth. So in other words, si God nagsalita lang at nag-come to pass yung sinabi niya. So, noong panahon na nag-create na God created the heavens and created angels to take care of the heavens. So, nag-create siya ng anghel para asikasuhin yung ano niya, yung kaharian niya. Ha? These angels were identified as archangels, cherubims, seraphims, powers, rulers, dominions, at meron pong mga four living creatures pa dito. Amen. So, yan. Sa heaven, maraming anghel. Yan. Above this angelic throng, God placed a magnificent being to rule and govern in His name. Magnificent! As in super magnificent. Walang hihigit. The best, the greatest angelic creation of God. He was called the Star of the Morning and His name was Lucifer. Okay? So, ayan si God, ayan yung mga anghel. Nag-worship ang mga anghel doon. Walang ginawa yan kundi mag-worship. Mamaya po, papakitaan ko kayo ng ano pang ginagawa talaga nila sa heaven. Revelation 4:8.
Sabi niya, the four living creatures, each having six wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying, Holy, holy, holy Lord God Almighty, who was and is to come. So may four living, the focal point of the entire creation of God was the throne of God, where the angels gathered to praise and worship Him. Walang ginawa kung hindi mag-worship. So may mga naka-assign mag-worship pag tayo nasa heaven, mag-worship tayo na walang tigil doon. So dito tingnan nyo yung mga four winged creatures na sinasabing kamukha ng man, a lion, calf, at saka eagle. So siya ay nasa harap, tapos dito yung mga elders na 24, sila ay nag-worship yan. Itong mga elders ay luluhod at mag-worship. Sisigaw sila na holy, holy, holy. Alam niyo, pag ako nag-worship, naku, sinasabi ko sa inyo, talagang luluhod ako dyan. Talagang itatasubitan, magbabaw ako talagang. Grabe, grabe. Ah, talagang hahalikan ko yung paana ng Panginoon natin. Ganyan po ako mag-worship. Kaya usually ginagawa ko yung talagang madaling araw para walang istorbo sa akin. Amen. So, in the place of highest honor stood Lucifer. He was the most beautiful angelic creation of God. Pinakamaganda. Bakit maganda? Yan, guwapo ba yan? Si Lucifer? Nagpagwapuhan ba kayo kay Lucifer? Kamukha ng ano, no? Yung K-pop. O yan, sino ba yung Korean teleserye, di ba? Guwapo. Amen. His wings cover the throne room. Ayan, yung kanyang wings. Ay talagang grabe ang anointing nitong si Lucifer na ang kanyang wings nagko-cover ng throne room. Can you imagine yung responsibility binigay ni Lord sa kanya? Grabe, ayan. Nagko-cover niya yung buong throne room with his wings. Pagkatapos in Ezekiel 20:12, sabi niya, Thus says the Lord God, you are the seal of perfection. Naku, grabe. Perfect daw itong si Lucifer. Full of wisdom. Napakatalino. Super, super talino. And perfect in beauty. Alam niyo, sa lahat ng archangels, tatlo daw po sabi ng Bible experts na archangels, si Archangel Michael, Archangel Gabriel, at saka ito si Lucifer. Pero itong si Lucifer, ang pinaka-gifted. Pinakamaraming abilities and talents na binigay si Lord sa kanya. And he was perfect in beauty. Sobrang ganda. Amen. And in verse 13, sabi niya, Every precious stone was your covering. Hindi ko na po babasahin lahat itong mga stones na ito, sardius, topaz, napakarami diamonds. Naka-cover sa kanya, yan ang kanyang suot. Amen. So, imagine mo, kung ako'y nagsuot kunwari ng gold ngayon, ay gumanda ako ng konti, di ba? Nagsuot ako ng gold na belt, ay gumanda ako. Yung pa kanyang puro diamonds at ano yung nakapaligid sa akin, di ba talagang gaganda ako doon? Amen. Ezekiel 28:14, you are the anointed cherub. Ito lang po nasabihin ng anghel na anointed. In fact, grabbing anointing, grabbing power, who covers. Tapos in 15, you are perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you. So nagkasala itong si Lucifer. Alam na po natin yung story ito, pero mayroong revelation na ipibigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi yung magat sa revelation, hindi natin maintindihan ang purpose nila. Kaya linagay yan sa umpisa pa lang ng Bible para maintindihan natin kung sino itong kalaban natin at paano siya natin matalo. Amen. So, nagkasala si Lucifer. In Isaiah 14:13, sabi niya, For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. Ba, gusto niya gigitin ang Panginoon. Gusto niya, ano ba yung Panginoon? Nandun pa siya sa kataas-taasan. Gusto niya gigitin, samantalang alam naman niya, na ang siya ay nilalang lang, creation lang ng Panginoon, di ba? So nag-aambisyon siya ng sobra. I will exalt my throne above the stars of God. Tapos in verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So yun ang nag-aambisyon siya. Ito yung biggest mistake ni Lucifer. Ito po yung nakita ko dahil kay Eva ginawa din ito. Kapag ikaw ay tumingin ka sa sarili mo, lagi ko pong pinipilis ito because so important. Pag ang tinignan mo, ikaw ang sarili mo, o ang galing mo, o ito yung gusto ko, hindi mo tinitingnan muna kung ano bang will ni God for me, ano bang gusto ni God na gawin ko, at ikaw, gusto mo, wala ka na. Hindi mo makukuha yan. Kasi hindi ka nag-rely sa source mo. Kapag halimbawa, nakita mo ito, mayaman ito, dito ako sisip-sip, dito ako para makautang ako dito, wala na yan. Hindi mo mapufulfill ang calling mo dahil tumitingin ka sa tao. Titingnan lang natin diretso ang Panginoon. Amen. So, yun ang malinis ni Lucifer. Dahil dito, sabi ni God sa kanya, Your heart was lifted up because of your beauty. So, masyado siya nagandahan sa sarili niya, kaya siya naging proud. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. Naku, yan na. Nagalit na ang Panginoon. Tapos in Ezekiel 28:18,
you defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities. Maraming kasalanan, by the iniquity of your treating. Therefore, I brought fire from your midst. It devoured you and it turned you to ashes. Kaya po dati, pinakamaganda si Lucifer, di ba? Sabi niya, ngayon, it devoured you, kinain siya ng apoy. Ano nang itsura ni Lucifer ngayon? Meron akong picture dito, alam ko. Ayan, yan ang gwapo siya, di ba? Ito na ngayon siya. Ayan, naku! Nakatakot siya, di ba? Ayan, yan ang naging yan kasi nasunog siya, nagkaapoy siya. So anong nangyari sa Revelation 12:4? His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. So, na-entice yung one-third ng mga angels. Trillions yan. Maraming angels. Nakuha niya because he was a good leader. He was full of wisdom. Napakatalino niya. Napakagaling niya. So, na-entice nito. And war, sabi Revelation 12:7, war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon. And the dragon and his angels fought. So, naglabanan sila. Kasama si Archangel Michael. Siyempre, alam natin kung sino nanalo. Revelation 12:8, but they did not prevail, ito si Satan, ito si Lucifer, nor was a place found for them in heaven any longer. So wala na silang espasyo sa heaven, hindi na silang karapat-dapat. Why? Because in heaven, walang sin na nag-exist dyan. God cannot exist, cannot coexist with sin. Tandaan niyo po ito, in heaven, pag tayo pupunta doon, wala ni isang taong may kasalanan doon. Wala. Walang gagawa ng kasalanan doon. It will be a perfect and complete place for each one of us na makapasa, na makapunta doon through the rapture or yung mamatay na pupunta doon. Amen. So, in Revelation 12:9, so the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth and his angels were cast out with him. So sila, saan napunta si Satanas? Ito yung pinaka-importante po dito sa part 2 na ito. Nakapunta siya sa earth. Doon siya linagay na earth sa ligad. Pero tandaan po natin, dito sa Genesis 1, sa in the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. In other words, walang laman ang earth. It was formless. In fact, walang laman ang earth, ang sinasabi, nakabalot lang siya ng kadiliman. Doon pinadala ni God si Satanas at saka yung kanyang mga kampon. Amen. So ngayon, anong nangyari? Napalitan ang kanyang pangalan. His heavenly name was changed from Lucifer to Satan. Ano ibig sabihin ng Satan? The accuser, the destroyer, the deceiver, the thief, the liar, the murderer. Napakasama niya. And these angels were now called demons. Hindi na angels. So, ngayon, for eons of time, hindi natin alam kung gaano katagal, sila ay naglalambyada sila dito sa kadiliman ng earth. All of a sudden, one day, biglang narinig nila ang boses ng Panginoon. Booming all over the universe. Sinabi niyang, let there be light. And there was light. So nagulat ang si Lucifer at yung mga angihan niya kasi nagsalita si God. Biglang nagkailaw. Biglang lumiwanag ang earth. And this is very, very important. Ito pong passage na to. But the second day, sabi, let there be a firmament amidst the waters. Let the earth bring forth grass on the third day. Tapos, let there be lights in the firmament on the fourth. Tapos, waters about the living mga birds and fish. Yan, nandiyan na. Tapos, sa kauli-ulian, let us make man. Babalik po tayo dito mamaya. So, mahal na mahal ni God si Adam and Eve. Alam po natin yan. Mahal na mahal ni God si Adam and Eve, di ba? God demonstrated His great love for Adam and Eve in many different ways. For example, ito yung plano ni God. Actually, ito yung nangyari. Nung nilalang si Adam and Eve, inilagay sila sa earth. Diba? So magtataka tayo, nandito si Satanas. Nandito yung mga demonyo. Bakit dito inalagay si Adam and Eve? Pero makikita po natin, itong earth na ito ay kakaiba. Ang earth na yan, tingnan po natin ito. Yan ang cosmos, diba? This is the Milky Way galaxy. It's one of the 200 billion galaxies available in the universe. In fact, sabi na po mga scientists, according to the Hubble Telescope, na meron na daw 1 trillion galaxies na yun. Alam niyo po ba kung ilang stars ang isang galaxy? 200 billion stars o 200 billion heavenly bodies. Itong Milky Way, iisa lang sa 200 billion. At dito sa Milky Way, nandito yung ating solar system. Nandito yung Jupiter, Neptune, ang Venus, ang Uranus. Nandito, tapos nandito ang Earth. Ayun, nakita niyo pa yung dot na yun? Halos hindi natin makita yung dot na yun. Yan ang Earth. Diyan nilagay ni God, out of the so many billions of heavenly bodies in the universe, napili niya itong Earth na to. But, God demonstrated His great love for Adam and Eve through
giving him, by giving him light. Ano po itong light na to? Alam niyo po bang light na to si Jesus Christ? Alam po, alam niyo yan. But, napaka-importante pong maintindihan natin ito. John 1:4, sabi niya, in him, and ang pinag-uusapan po si Jesus, was life. And the life was the light of men. So in other words, para magkabuhay dito sa earth na to, kailangan ang buhay ni Jesus mapunta dito. Kung hindi, walang magkakabuhay dito. So yung light na yan, which was the life of Jesus itself, was infused into the earth. Kaya magkakabuhay na ngayon ang earth. Amen. Tingnan po natin sa Colossians 3:4. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. So ang buhay ay si Jesus. In other words, ang very foundation po ng life ay si Jesus. Yung light na dumating dito sa earth. And nung dumating ang light, nagkabuhay ang earth. Through Jesus, nagkaroon ng gravity. Yung ibig sabihin, hindi na tayo nagpapalot ang luta ngayon. Kung titignan po natin yung mga astronauts, di ba? Pag pumunta sila sa outer space, ano nangyayari? Nagpapalot ang luta sila because there's no gravity there. Walang life doon. Hindi ka pwedeng mabuhay doon kasi hindi ka pwedeng mabuhay na walang gravity na ikaw ay hahapak sa simento at hindi ka lilipad-lipad. Hindi ka magpapalutang-lutang. Hindi tayo makakapag-business. Hindi tayo makakapag-ministry kung tayo palutang-lutang. Wala tayong sense of direction. So ito yung ginawa ni God dahil nabigyan ng life itong earth na to kasi in total darkness. At tandaan niyo po ito, walang form, walang laman. Sabi niya, naglagay si God ng oxygen dyan, di ba? Tapos naglagay siya ng right temperature. Yung right temperature, ibig sabihin, hindi tayo linagay dun sa lugar na Pluto, which is the coldest planet. Ang sabi dito, ang Pluto is -225. Malayo ka pa sa Pluto, ikaw mag-freeze to death. O hindi tayo linagay dito sa the hottest planet in the universe na kung saan matutunaw tayo, mamamatay tayo. Linagay tayo sa isang perfect place, linagay ni Lord itong earth na ito, dahil ito, dito mag-inhabit ang mga anak niya. Amen. Jesus was the very foundation of the life of man. Yan, in the beginning, yan ang ginawa. When God said, let there be light, ang pumunta dyan ay ang buhay ni Jesus. Yan ang light. At ito ay confirmed in John 1 verses 1 to 2. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung ipaparaphrase po natin ang Word, alam natin ang Word, is it Jesus, kasi sinasabi sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt amongst us. So, ang Word na yun, is it Jesus. In the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God. So, kailangan ng Diyos, siya magbibigay ng buhay sa earth. Tapos, He was in the beginning with God. At ito po, napaka-importante nito. Verse 3, all things were made through Him. Lahat ng bagay, hindi makikreate yan. Kahit gusto ni God the Father, if it is not made through Jesus. Amen. And without Jesus, nothing was made that was made. Ganyang ka-importante si Jesus from the very beginning of time. Pinag-uusapan na si Jesus, although hindi binabanggit ang pangalan niya. Sinasabi siya yung light or whatever. So, napakipo na, intindihan po ba natin na yung life na yan ay si Jesus. From the beginning, kasama natin si Jesus. Okay? Now, sa second day, ayan, things that God created except for light. Second day, firmament. Sinabi dito sa second day, ayan, ang firmament yung skies, yung heavens, ayan, nakita niyo yung division ng tubig at ng langit. Ayan, yung langit, ayan, yung tawag yung firmament. Tapos sabi niya, the third day, herbs and fruit trees that bear seeds. Ayan ang mga herbs, magbibigay na panlasa sa ating mga pagkain, mga gulay natin, vegetation. Yan ang fruits na binigayan kay Adam and Eve ni God. Tapos yan ang kung anong prutas ang nilagayan sa Garden of Eden. At ito ay nagbibear ng maraming seeds. Kaya sinabi niya, multiplication. Kahit anong gawin ang kahit sino pinakamagaling na scientist dito sa mundo ito, hindi kayang mag-manufacture not a single seed. Walang kayang gumawa ng seed. Kaya nilang magparami ng seed dahil doon sa mga seeds na ginamit nila before. Pero walang scientist na kaya nilang gumawa ng seed because this seed came from God. Amen. Dapat maintindihan po natin yun. Fourth day, God created the sun, the moon, and the stars. So, yan ang sun, yan ang moon, yan ang cosmos. Ito yung mga stars. On the fifth day, God created the fish. Ayan mga isda. Ano-ano, mayroon yung mga balyena, may mga pating. Kasama po sa kinerate niya, on the fifth day, ay yung mga birds. Amen. Sa isang birds. On the sixth day, kinerate niya yung cattle. Ayan ang mga cattle.
kinrate ang mga beast, ayan, mga leon, mga yan, mga wild beasts yan, at kinrate niya itong mga insekto. Amen. So, na-create niya lahat itong mga bagay na ito, na-create niya yung mga bagay na ito, nandiyan si Satanas at ang kanyang mga kampon. Habang kinikreate ni God itong mga bagay na ito, ay nandiyan si Satanas. So, nag-wonder si Satanas. Ang sabi niya, siguro, itong kinrate ni God na ito ay para sa amin, mga demonyo dito. Siguro, gusto niya gumanda, pero kay Satanas, walang kwentang ganda. Gusto niya pangit. Gusto niya chaotic na buhay. Gusto niya masama. Ayaw niya ng kabutihan. Ayaw niya ng maganda. Manatataka si Satan, ano ang plano ba ni God? Laking gulat na lamang niya, nung bago matapos ang 6 days, nagsalita ulit si God. Ano sinabi niya? Then God said, let us make man in our image. Naku, eto na ngayon si Satanas. According to our likeness, sabi ni Satanas, in shock, na-shock, may horror, na-shock siya. Satan just realized that what God has just created looks like God Himself. Si God, nung kinrate niya si Adam and Eve, ay meron siyang, gumamit siya ng dust, di ba? Yung lupa, anyway. Nandito siya, nung nakreate siya, ayan na si Adam. Tapos sinabi niya, hindi pa nagkasya na kinrate niya in the image. So nagulat si Satanas, kasi itong taong kinrate niya na to, ay, he looks like God, he acts like God, he walks like God, he speaks like God. Kamukha ni God. So nagulat ngayon si Satanas. Ngayon, lalo siyang nagulat nung sinabi ni God sa kanya, sinabi ni God kay Adam, let them have dominion. Ako, lalo nang nanghina ngayon si Satanas. Kasi alam niya itong earth na ito ay sa kanya. Siya ang hari dito sa earth na to. Hari ng kadiliman ng earth. Hindi niya akalain na may ilalagay siyang tao rito na kamukhang kamukha ni God at ibibigay yung dominion ng earth sa kanya. Okay, so napaka-importante po yung binigay yung dominion. Tayo ang may-ari ng earth. Binigay ni God yung authority dito sa lupang ito. Okay, so dominion means authority, it means rulership, it means control. Ang question, was Adam able to fulfill his calling? Alam po natin hindi. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. Si God, diba, nag-form siya ng dust, tapos naging ano, tao. Tapos ito yung pinakamaganda rito. Sinakayga, syempre, tinong niya yan. Kung may imagine nyo ito, ang ginawa ni God, ay lumuhod siya. Lumuhod siya sa lupa. At ito'y parang hinalikan si Adam. Kasi he breathed his very own breath into the nostrils of Adam. Nagpakumbaba. It's no Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Tapos bumaba siya, lumuhod siya, at hinalikan si Adam. At ibinbreathe niya itong kanyang breath kay Adam. Ganyan kamahal ni God si Adam. Sabi niya, the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. So, dito makikita mo na hindi itong garden na to, ay hindi lang yung sinabi niya, okay, let there be a garden of Eden. No, hindi niya sinabi, the Lord God planted a garden. Eh, pag ikaw nagtatanim, di ba, ortilano, ang farmer nagtatanim, gumagamit siya ng kamay sa pagtatanim, di ba, naglalagay siya ng seed. Yan ang ginawa mismo ni God. Kanyang kahambol si God. Para ipakita lang niya na talagang siya ang tatay ni Adam. Na-imagine niyo po ba yan? Tapos, and there He put the man whom He had formed. So, linagay niya doon si Adam. In Genesis 2:9, sabi niya, and out of the ground, the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. So, lahat ng linagay niya doon, pinili ni God, pinakamagaganda, lahat ng fruit trees, lahat ng vegetation, para Adam ay mag-enjoy at ang mga magiging inhabitants of the earth. Ang sabi niya, the tree of life, important ito, the tree of life was also in the midst of the garden. Ano itong tree of life na to? Yung tree of life na to, ito yung kinakain ni Adam and Eve every day para sila mag-eternal life. Ito po yung magbibigay ng eternal life kasi si Adam was designed to have eternal life. He was not designed to die. Hindi, wala. In fact, aaralin nga ng mga scientists yung mga genes natin, sabi nila, posibleng hindi mamatay ang tao. Nakikita nila sa genes sa kanilang pag-aaral. Kaya hindi nila maintindihan bakit namamatay. It's because of sin. So anyway, sabi dito, in the tree of knowledge of good and evil. So itong tree of knowledge of good and evil, pag ito'y kinain mo naman, malalaman mo ang mali at tama. Then, you will have consciousness of sin. Yun ang ikamamatay mo. Pag meron kang consciousness of sin, ikamamatay mo yan. Sa heaven, si tinatawag dito sa earth, itong earth na to is the kingdom of God. Diba? Sabi niya.
Kaya nga, bumaba dito si God para gawa niya itong earth na ito, maging kingdom niya, maging kaharian niya. Pero kaharian niya nasa heaven at gagawin niya isang kaharian niya rin itong nasa earth na ito. So, ang point ko po dito na kapag pag sinabi mong kaharian, ibig sabihin merong hari na nag-rule. At itong hari ito, mahal na mahal niya si Adam. So, walang dapat isipin na evil si Adam because there was no evil in the garden. Kailangan mag-isip siya ng evil para makakita siya ng evil para magkasala siya. Pero pag magkasala ka, that's it. Wala na. Wala na yung eternal life. Mawawala yung eternal life. Kaya nga, mayroon siya ng tree of life na nakalagay doon. So, mamaya po yan. So, yan si Adam. Binigay ni God ang mga animals sa kanya. Gusto niya maging masaya si Adam. Imagine mo, kami po, mayroon kami dalawang aso dito na Dachshund. Nagbibigay ng joy sa akin kasi araw-araw ako mahal na, lalo na yung panganay na aso, mahal ako niyan. Parang baby ko. Mami ang tawag ko sa sarili ko sa kanya. Oh, baby niya, mami siya. Ganyan. Nagbibigay ng joy sa akin. Lalo na pa naman itong mga sangkatermang libu-libong animals na ito, milyong-milyong mga insekto na ito na ibinigay ni God kay Adam para bigyan daw ng pangalan. Amen. Tingnan po natin. Genesis 2:9. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. Napakatalino ni Adam. Imagine mo, mga trillion siguro yung mga insekto dito sa buong mundo na to. At mapapangalanan ni Adam yan, yung mga animals sa pagkarami-rami na pangalan at natatandaan yung mga pangalan. Parang yung sinabi kay Solomon, di ba? The wisest man who's ever lived, nakalagay sa Bible. Alam niya yung mga trees from cedar to hyssop, nakalagay. Alam niya yung mga pangalan ng mga animals. Alam niya yung pangalan ng mga birds. Alam niya yung pangalan ng fish according to the Bible. Kaya he became the wisest man, itong si Solomon. So parang si Adam, napakatalinong tao. Amen. Genesis 2:18. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. So, kailangan niya bigyan ng pag-aasawa. Ayan! Ako, napakaganda ni Eve. Pagkatapos, Genesis, pakita ko po ulit. Ayan, ganda pa si Eve. Amen. Sexy pa. Sabi ni sa Genesis 2:23. And Adam said, this is, nagulat si Adam pagkakita kay Eve. Siyempre, titingnan po natin ulit. Pagkakita kay Eve, sabi ni God, yan ang magiging asawa mo. Sabi ni, ano, si, whoa! Sabi ni, ano, ni Adam, whoa, man! Ako, kaya pinangalan mo yung woman yan. Kasi na, whoa, talagang hangang-hanga si Adam sa kanyang asawa. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Okay, so alam natin yan. So ngayon, si God the Father, ay, mahal na mahal itong dalawa. Bumababa siya from heaven para mag-fellowship dito sa dalawa. Naglalakad siya. Sabi ng Bible, he was walking and talking with Adam and Eve in the garden every day, in the cool of the day. Kanya kamahal yan. Ginawa niya ng garden, binigyan niya lahat ng mga animals, binigyan niya lahat. Everything that he needed was given to him and everything was in the garden. Tapos binigyan niya ng magandang asawa, plus yung fellowship with the God of the universe, the God who created everything, nandun. Ang presensya niya nandun, kausap niya araw-araw. Can you imagine kung gano'y yung mga blessings ni Adam at may eternal life pa. Hindi siya kailangan mamatay. But of course, he died 930. Bakit umabot na 930? Kasi kailangan magparami, mag-multiply sila. Hindi pwede mamatay kaagad ang mata, kundi hindi mapaparami ang inhabitants of the earth. Kasi hindi mapufulfill ang purpose ni God for His children. Ngayon, ayan, si Adam and Eve, mahal na mahal nila si God. Siyempre, kung ikaw, mahal na mahal mo yung asawa mo, mamahalin ka rin ang asawa mo, di ba? Pag todo ang pagmamasay ng asawa mo, todo din ang isusukli mo sa kanya. Ganyan-ganyan din ang Panginoon. Mahal na mahal niya. So, itong dalawang ito, mahal na mahal nila ang Panginoon. Amen. So, ngayon, utusan sila ni God na they will tend and keep the garden. I want them hard work dyan. Kasi it's a paradise. I'm sure napaka-konti ng trabaho na rito. Amen. So, ayan sila. And Genesis 2, verses 16 and 17, and 7, the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, you may freely eat. So, ito ang sinabi ni God na pwede mong kainin, Adam. Ang kausap niya dito si Adam, kasi wala pa si Eve dito.
nung sinabi niya ito sa Genesis 2:16 and 17, wala pa si Eve dito, hindi pa na-create. Pero sinabi niya, kahit pwede mong kainin, Adam, kahit anong puno, kahit anong prutas sa puno, dito sa garden, kahit alin dito, pwede mong kainin. Pero sinabi niya, in verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Yan. Ikamamatay na. Ikamamatay nila. Ang pagnalaman, nagka-consciousness sila ng kasalanan. So wala silang consciousness sa kasalanan. So anyway, nangyari, when Satan witnessed with his very own eyes the special treatment that God was giving to Adam and Eve, anong nangyari sa kanya? Talagang nasira-sira ang ulo ngayon ni Satanas. Galit na galit siya sa Panginoon. Kasi sobra yung pagmamahal na nakikita. Bakit ganyan? Special treatment masyado. Sino ba itong mga tao ito? Nilalang niya. Bakit all of a sudden, sila ang mamumuno sa akin at sa aking mga demonyo? Hindi ako papayag dyan. So galit na galit si Satan. Kailangan makapag-isip ako ng paraan para makuha ko itong authority. Para makuha ko itong dominion over the earth. Hindi ako papayag na mamuno sa akin itong mga mga taong ito. Sabi ni Satanas, si Satan. So ano nangyari po? Nakaisip siya ngayon ng paraan. Dahil wala siyang authority, wala siyang jurisdiction sa Garden of Eden, dahil illegal siya doon, hindi siya pwedeng pumasok. But ang ginawa niya, pinossess niya itong isang snake, itong serpent na to. At nung pinossess niya, tingnan niyo, maamo lang itong snake. Nung napossess niya, tingnan niyo, mabangis na yung snake. So ang balak niya, ipopossess niya ito, tapos gagapon siya papuntang garden. Pagkatapos doon, gagamitin niya si Eve. Kukumbinsihin si Eve na kainin ang fruit from the tree of knowledge of good and evil. Para pag nagka-consciousness sila ng kasalanan itong si Eve na ito, magpupunta kay Satan ang authority or dominion over the entire earth. Hindi siya dadaan kay Adam. Kasi matalino si Adam, tandaan po natin. Sobrang talino ni Adam. Pero ang ginawa niya, bumapang siya, umunto siya doon sa puno at kinausap niya ngayon si Eve. Ayan. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? So very deceiving ito. Dahil sinabi niya, sinabi pa ni God sa iyo na hindi mo pwedeng kainin ang hindi mo pwedeng kainin ang lahat ng prutas sa garden. Ang sagot niya ayan, pausap ni ng serpent si Eve dito. Tapos ang sabi ng woman in Genesis 3:2, and the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden. Which is true, di ba? We may eat, sabi niya. And in verse 3, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Nako, walang sinabi ganito si God. Ang sinabi niya, you shall not eat it, pero hindi niya sinabi, nor shall you touch it. Walang sinabi kasi tingnan natin yung original. Sabi niya, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So dito, nagkakaroon na ng, kumbaga hindi na matino ang mag-isip si Eve. Pagkatapos nasabi sa Genesis 3:4, then the serpent said to the woman, you will not surely die. Pagkatapos, ayan, si Eve, kausap ng serpent, in Genesis 3:5, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So ito yung sinabi niya, you will be like God. Nagkaroon ng pagnanasa si Eve na maging kamukha ni Jesus, maging kamukha ni God. Gusto niya, maging wise siya. Gusto niya, maging kamukha ni God. Di ba kanya ng kasalanan ni Satanas, ni Lucifer. Kaya siya natalsik dito sa heaven dahil sa pagnanasa niyon. At ngayon, magkakaroon ng the same desire si Eve na magkaroon na maging kumbaga maging kasing talino ng Panginoon, or you will be like God, knowing good and evil. Sabi niya. And in Genesis 3:6-8, so when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. Tatlong kasalanan dito ni Eva. Nakalagay dito, it was pleasant, it was good for food, in a lust of the flesh. Nagkukutom tayo, lust of the flesh. Eh? It was pleasant to the eyes, lust of the eyes, and a tree desirable to make one wise, pride.
So nagkasala si, dito pa lang nagkasala na si Eve, she took off its fruit and ate. Ayan siya. Kumuha siya ng prutas at ito ay kinain niya. And in Genesis 3:6b, she also gave to her husband with her and he ate. Nandun si Adam sa tabi niya. Bakit hindi pinigil? Ang responsibility or commandment that was given to Adam himself kasi wala pa si Eve noon. Pero hindi kumilos si Adam. Kasi masyado siyang na-entice dito sa kanyang misis. Ayan, kaya tinatawag tukso nga ang babae. Na-entice siya, sige na, kainin mo na yung sweetheart. Sige na, kainin mo na yung parang masarap po. So ayan, kumain si Adam and little did he know kung anong mangyayari sa kanya. Ayan, pagkakain niya ngayon, Genesis 3:7, and the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sawed fig leaves together and made themselves coverings. So ngayon, nagkaroon na sila ng consciousness of sin. Nagumpisang dumating ang death dito sa earth at ang buong humanity ay damay. Kaya kasama tayo. Damay tayo. Dapat tayo eternal life. Dito sa loob, hindi tayo kailangan mamatay. Kaya lang, mamamatay dahil dito sa kasalanan. So, ayan, nagbalot sila ng dahon. And then in Genesis 3:8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. So, natapos sila. Ayan, si God parating. Pagkatapos, then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" Ganyan sila ka-close. Ganyan, very intimate sila. Nasaan ka? Adam, nasaan ka? Tapos sabi niya, ayan sila, nagtatago. So he said, "I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself." Tapos, and he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat?" Ano sagot niya? Then the man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate." So sinisi niya ngayon si Eva. Sabi niya, "Ikaw ba'y kumain? Bakit ka kumain? Kasi itong binigay mong babae sa akin, pinakain niya sa akin." So sabi niya, na sinisi niya ang kanyang asawang si Eva. So anong ginawa ngayon? In Genesis 3:13, "And the Lord God said to the woman, 'What is this you have done?' The woman said, 'The serpent deceived me and I ate.'" Naku, ito naman sinisi naman niya ngayon, itong serpent ni Eva. So in Genesis 3:16, "To the woman, he said," ito rin sinabi ni God sa tao, sa babae, "I will greatly multiply your sorrow and your conception." Kaya pala, meron tayong birth pains, yung childbirth pains. Kapag tayo mabubuntis, mga anak, napakasakit. Dahil dito, yan, mag-increase na yung sorrow natin, pati yung conception, di ba, pag tayo naglilihi, napakahirap maglihi kung ano-anong hinahanap natin, nasusuka tayo. So yan ay dala ng kasalanan ni Eve. Dahil siya ang tumukso kay Adam. "In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you." Alam nyo, na-experience ko ito. Ang desire ko shall be for my husband. Kaya napaka nung bago po ako na-born again, parang nasisiraan ako ng ulo sa kakaselo sa asawa ko. Tumingin lang siya sa babae. Hindi na ako mapapakali. Gusto ko na magpakamatay, etc., etc. Kasi ganyan ang nangyari sa tao. Nung nagkasala si Eve, napunta sa atin ang bait ng kasalanan na ito. At ito'y dala-dala natin hanggang ngayon. Pero ito, binigay sa atin ni God ay si Jesus at kaya nga ako'y nagbago. Amen. So in Genesis 3:17, "Then to Adam, he said, 'Because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life.'" So in other words, hindi na papitas-pitas na lang ng prutas na yan doon sa garden. Everything was provided for him. Ngayon, iba na. Nandito siya ngayon sa thorns and thistles na kung saan talaga magpupungkal siya at mag-spend siya ng blood, sweat, and tears para mapakain niya yung kanyang pamilya. So it's a different ballgame. Hindi na yung provision ng Panginoon na talagang marangya. Hindi na. Nawala ang authority niya dito sa lupa. Kaya ganun. Ayan, naging madilim ang earth. In Genesis 3:13 and 14:7, "So the Lord God said to the serpent, 'And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. You shall bruise your head, and you shall bruise his heel.'" Naku, little did he know, is the Satan ito, kung ano ibig sabihin ito. Ang sabi niya, "I will put enmity." Enmity means yung galit, away, kumbaga, between the woman and you. Sino itong woman na to? Itong woman na ito ay si Virgin Mother. Kasi
magkakaanak si Virgin Mother, at sinabi niya, between your seed and her seed, sino magiging seed ni Virgin Mother? Yan ay si Jesus. So dito pa lang ini-introduce na naman si Jesus. Siya na naman ang magre-redeem sa kasalanan ng tao. Nagkaroon na naman ng pag-asa tayo dito. Amen. And between your seed and her seed, he shall bruise your head and you shall bruise his heel. So in other words, dito, Satan did not know that when God spoke of the woman, he was referring to the incarnate birth of Jesus. Na darating ang time, si Jesus ay magiging tao. God's Son was going to come to this planet again, but this time as a man born of a woman, and he was going to bruise Satan's head under his foot. Amen. Yun ang pag-asa, yun ang plano ng Panginoon para ma-redeem ang authority, ang dominion sa atin. Mabalik sa kanyang mga mahal na anak. Amen. John 10:10. To kino-confirm to the thief does not come except to steal and kill and destroy. Ito si Satanas, di ba? Nagnanakaw, ninanakaw niya yung boyfriend natin, ninanakaw ang asawa natin, ang pera natin, ang health natin, tapos di-destroy ang buhay natin, papatayin tayo. But sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it to the full. Fullness of life. Naintindihan po ba natin ibig sabihin na fullness? Pleroma in Hebrew. Pleroma, ibig sabihin there's nothing missing. There's nothing lacking. Everything is filled to the brim. Walang sakit na hindi gagaling. Walang utang na hindi mababayaran. Walang problema sa pera na hindi masasettle. Walang problema sa mga broken relationships na hindi marirestore. Walang problema hindi marirestore. So, yan ang pangako. Yan ang redemption. Yan ang propitiation na bibigay ni Jesus pagdating niya dito sa lupa ulit. Kaya itong sinabi niya, fullness of life, the super abundant, inexhaustible resources of God's grace. Walang limitasyon ang grace ng Panginoon na ibibigay sa atin habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Amen. So there were several consequences for Adam's actions. They were, one, kicked out of the garden. So, dito, na-kicked out sila. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword, which turned every way, to guard the way to the tree of life. Ayan, pinalayas sila itong anghel. Itong cherubim na ito, pinalayas si Adam and Eve. Bakit pinalayas at pinagwadya pa ng Diyos Ama itong garden ito para hindi sila makabalik dito, hindi makapasok? Kasi kapag hindi sila pinaalis, patuloy ang eternal life ni Adam and Eve. Dahil kakain sila dun sa tree of life. Kaya pinagwadya, hindi na pwede silang kumain, mag-partake ng tree of life kasi wala na silang authority over the earth. Amen. Number two consequence, they lost their dominion or their God-given authority over the entire earth. Saan napunta yung authority? Napunta kay Satan. See, when Adam disobeyed God, he automatically disconnected from God and automatically connected with Adam, and that was automatically connected with Satan, and that was how Satan got his power. Through Adam. Dahil nagkasala siya. And third, they lost their fellowship with God. So nawala ng fellowship, hindi ibig sabihin pinabayaan na lang ni God sila noon. Fellowship lang, yung walking and talking in the garden, wala na yan. Wala na because God cannot coexist with sin. Wala na yan, pero hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak. Sinusupply pa rin ang mga kailangan, kaya umabot pa na ng 930 years old si Adam bago namatay. Amen. Kasi may purpose si God sa earth, kaya hindi niya ito pinabayaan. As the inhabitants of the earth increased, rulers of the darkness of this age were assigned to every nation to put people in bondage. So in other words, inassigned Satanas. Then nakuha ni Satanas. He became the god of this world. The prince of the power of the air. He became all this. Napaka-powerful niya. Nakuha niya itong earth na to. Nakuha niya lahat ng treasures nito sa earth. Nakuha niya lahat ng animals. Nakuha niya lahat yan. Tapos, ang sabi niya, ang purpose niya is to put people in bondage. Anong ibig sabihin ng to put people in bondage? Ayan, bibigyan niya ng ala. Magiging lasengo yung mga tao. Pinya ng mga sigarilyo, magiging nagsisigarilyo yung mga tao, o nagsusugal sila, o nagpa-practice sila ng prostitution, ayan, prostitution, o nagda-drugs sila, or even yan, nagda-drugs yung mga tao, or even nakikiapit sa hindi nila asawa. So maraming kasalanan, ibinigay si Satanas, in-influensyahan ng mga tao para gumawa lang ng mga kasalanan na ito. Tingnan nyo ito, nahuli yung asawa niya, nagtatrabaho yung lalaki, tapos pagbalik niya, maagang umuwi, ayan, nahuli na mayroong boyfriend na iba pala, at pinasok, tinala pa, dito sa loob ng bahay. Mga ginagawa, mga kagagawa ni Satanas dahil ini-influensyahan ang mind natin.
ni Satanas na gawin ang mga bagay nito, tayo nakikinig. It is a tactic of deception that he has employed from the foundation of the world. Mula nung dumating itong kay panahon pa ni Eva, 6,000 years, he's doing exactly the same tactic of deception. Niloloko niya yung mga tao, nagsisinungaling siya, nagdi-deceive siya, gumagawa siya ng mga bagay. Pero dahan-dahan lang siya mag-deceive, hindi mo nga halata eh. Parang, una, dadaan lang yung babae, ganda-ganda, pagkatapos tiningnan mo lang. Pagkatapos dumalo na, tiningnan mo lang. Pagkatapos yung babae tumingin sa'yo, umiti na, yun na yung umpisa. Kaya kailangan aware tayo, cautious tayo, ano ba yan? Kailangan alam natin, paano tayo nakakonekta kay God once na in-entertain mo yan? Si Satan ka na! Kukunin ka ni Satan! Iulahin ka niya! Anyway, principalities and powers were assigned to oppress people, even to possess men, women, and children alike. So naglagay ng pain, lagay ng sickness and disease, naglagay ng divorce and separation, ng fear and worry, naglagay ng doubt and unbelief sa mga tao. Bakit ini-impluensya ni Satan na ano pang mapapala niya kung mga tao ito ay gumawa ng mga ganitong kasamaan? Ano mapapala niya? Kasi kapag ginawa niya ito, ay ang mga tao mawawala ng abilidad to communicate with God. Yan ang pinakamalaking problema po pag tayo ay hindi na nag-communicate kay God. Kasi ako na born again in 1998, wala akong Diyos, hindi ako niniwala sa Diyos. Kaya puro, naku, yung buhay ko napaka, sabi ko nga sa inyo, may cancer, pauna-pausa ko, mga ganyan, ang dami-dami kong problema. Pero nung nakilala ko si Jesus, at naintindihan ko on how to take dominion of what already belongs to me through the death and resurrection of Jesus, nagbago yung buhay ko. And in just 3 months, na-recover ko lahat ng of earth. Nakuha ko ang kaya ng authority, ang dominion, nakuha ko because I understood. I received the revelation from the Holy Spirit. Amen.